So, ayan po, HP. Ito po yung indication ng balancer. Bawal po yan mag... Bawal po hindi siya magtugma. Dapat nakatugma siya. Kasi ito ang indication, yung loop ng balancer hindi tatama sa connecting rod. Kumbaga, nakatap. I-focus kayo ka na makita ng indication. Wala. So, ayan po, HP. Ito po yung indication ng balancer. Bawal po yan mag... Bawal po hindi siya magtugma. Dapat nakatugma siya. Kasi ito ang indication, yung loop ng balancer hindi tatama sa connecting rod. Kumbaga, nakatap. Nakatap siya lahat. Oh, ayan. Ibigay yan din. Pause. So, step 4 po natin, mga KHP. Ito, gear. Ito po yung sa clutch, axle, then ito po yung main shaft sa engine. So, ganyan, i-acob na to. Ha? Saka na to ibutang. So, mga HP, ito po. Dapat sabay to ilagay. So, una po siya dito sa engine. Dito po sa bearing na to. Ito, oh. Ayan. Ito, ito sa main axle. And then, itong maliit, dito po to siya. Tama. So, dahan-dahanin nyo lang mga HP. Then, para mainam, lagyan natin ng oil para papasok. Papasok agad. So, ayan. Dahan-dahanin ko, ha. Oil. Parang ayaw, ha. Pumasok, ha. Pukwin natin. Kunti. Ayan, mga HP, pumasok na. Pumasok na po yung transmission natin, yung dalawa. Ayan. So, okay na to. Mamaya, iikot na to pag meron na siyang fork at saka drum. So, ito po yung pang-apat natin ilagay sa loob ng makina. Alright, alright. Mga HP, susunod natin ang drum, selector drum. So huwag natin kalimutan itong indicator ng neutral. Ito, pasok natin dito sa butas na to. Ala, ito sa kabila pala, sorry. Ayan, ayan, pasok natin dito sa neutral indication po ito. Pag matanggal to or hindi makabit, yung neutral ng motor mo hindi ilaw. So ito ang indicator ng neutral. So lagyan natin ng tugma.
Kung mo gasket. Lagyan natin ng konting gasket dito para dumikit. Hindi siya mahulog pag sa portion na i-ano mo siya, hindi siya mahulog. So lagyan lang ng gasket maker. Kasi dito po to ilalagay. So lagyan natin ng langis. Ayan. So i-focus mo. Dito sa banda diyan. Dito ilalagay natin. Ayan. Masok na. So sabay na rin natin yung cover collector. Yung pork. Yung mga pork. Paano ilagay? Kasi itong mga pork, di naman to mahirap kasi may mga slot to. Then hindi rin to mabaliktad kasi hindi siya papasok pag baliktad. So sa mga gear, ito dapat iuna natin ipasok. Ito. Sa slot sa gear niya, ito. Tatlong pork ko siya kasi 6 tattoo eh. So itong gear na to, pa-focus mo konti, ayan. Itong gear, may slot siya diyan. Pasok natin. Ayan, pumasok na. So pag pumasok na yung ganito, yung dito niya, ito ipasok mo rin sa drum, yung sa gitna, kasi sa gitna to siya. So yung pin niya, lagyan mo ng oil, lagyan mo ng lubricant, langis. Ayan, lagyan ng langis ni Sako. Then ipasok natin sa fork natin. Ayan. So pumasok na. Then pangalawa, ito. Dito naman sa bandang axle ng engine, yung kaduluduluhang gear, may slot din siya doon. Then pasok mo siya pati sa drum. Ayan. Then pangatlong fork, ito sa drum, and then ito sa gear. Ayan. May slot siya dyan. Saan ba? Ah, ito. Slot. Then, lagyan ulit natin itong axle niya ng langis. Ayan. So, ipasok natin ito. Pasok natin sa fork. Ayan. Pumasok na lahat. Very good. Clap your hands. So, ang susunod natin, yung crank gear. Ito po yung crank gear. Kung sa pangkarera, ito tanggalin na para di na siya kakagat dito sa primera. Tanggalin na lang to. Kung sa pangkarera. Pero kung motor lang talaga ganito, service types, stock lang, so lagay natin yung crank gear. So walang laman to. Yan, pasok natin yung crank gear. Then i-prepare mo yung expander. Ayan, pumasok na. So ito ang kasunod, expander. Kumbaga para walang play yung axle natin, expander siya para siyang spring. So ayan. Ngayon sunod yung washer. Washer natin sa crank. Ayan. So, mga KHP, lahat ng mga nasa loob ng makina napasok na natin. So, mag-start na tayo para sa gasket dito sa mga ano niya, lagyan ng gasket dito para walang leaking. So, itong laman na to, kumpleto na. Pwede na to siya i-close natin. Ito na po ang total laman sa loob ng crankshell natin sa Raider 150. Alright? Gets nyo? Since itong laman ng Raider kompleto na, so i-close na natin yung crankshell, ilagay na natin and see to it yung mga yung gasket natin, no, gasket maker, sito it nakalagay lahat pati dito
Meron dapat dito. Ayan. Ayan. Lagyan mo ng gasket o meron pa ndiyak. Hindi ko nalagyan. Ayan. Ito, pati dito. Lagyan to dito. Ayan. Then, mga KHP, huwag niyong kalimutan yung dowel pin. Ayan, dalawang dowel pin sa crankshell natin. Ito. Ito po yung dowel. Then, yung sa kabila, dito. May dowel to dito. Wala dito. Nasa kabila. Ayan. So, before nyo i-cover to, dapat lahat kompletong dowel pin. Ayan. So, since okay na to, i-close na natin. Stuck yun. Oh, okay. Stuck yun pa, no? Hindi yun. Okay. Ayan, so una mong ipasok itong sa crank. Dito sa slot na dito. Yun ang unahin mo kasi ito ang mataas. So ito na ang magbibigay sa iyo ng guide. So kailangan natin ng pupukin. So mas okay kung hindi ganito ang gamitin nyo, yung rubber. Rubber lang. Since wala tayong rubber, ito na lang gamitin natin. So, i-guide lang natin to. Ha? Ayan. Okay na? You doing good? So, ayan mga KHP. Okay na siya. Nakasarado na lahat. So, baliktad natin to para lagyan natin ng mga bolt. Ayan. Ikat. So ito mga HP, andito na mga bolt niya, tornilyo. Kapasok na lahat. Ayan. Ito, ito. So higpitan natin. So yung T-wrench natin local po. Yung isa. Ayan. Okay yun. Yan, kita natin. Ang paghigpit ng bolt dito sa crankshell natin, dapat pag nahigpitan mo dito, i-counter clockwise mo. Dito ka naman maghigpit. Ayan, mga ka-HP, nakuha nyo. So, mag-clockwise yung paghigpit ng mga bolt para hindi siya ma-dislocate. Ayan. Ayan. Ay, sasagkaba ba? Ito. Counterclockwise tayo. Ayan. So, pag makahigpit ka ng clockwise na tornilyo, apat, check mo yung engine. Ayan. Para ma-check mo kung wala siyang dislocate. Kasi pag wala siyang dislocate dyan, ito, humok lang patuyokon. Ito, anong Tagalog na humok? Malambot. Oh, malambot lang siya iikutin. Madaling iikot. So, pag apat na tornilyo na higpitan mo, check mo dito, okay lang. So, higpitan mo na lahat. Ayan. Alright, kuha nyo mga guys. Ayan, ikita na natin lahat. Awit lang, kameraman, ha?
So mga ka-HP, kung napansin nyo, pag nalagay na natin tong crankshell, itong crankshaft natin, matigas ikutin. Kumbaga hindi pa siya na plaster ng, matigas pa. So, kailangan natin ito pukpukin para pukos lang kung kamay ko. Ano? Kailangan natin itong pukpukin. Lagyan natin ng nut para yung thread hindi masisira. Mga guys. Ayan. Lipil natin ha. Lipil natin sa axle ng crankshaft. Yung nut. Ayan. Lipil na po. So, kailangan natin ito. Saan may pukpuk kami na pinamit ko. Okay. So, so ito po, kailangan natin pupukin ng konti, konti lang, isang bagsak 5,000. Ayan, so tingnan natin, oh ayan, medyo okay lang, kulang ng konti. Oh, ayan guys. Oh, see? Malambot na. Oh, galing. Malambot na. Ayan. So, yun lang po ng technique mo. Pag hindi, itong crankshaft natin medyo matigas, pupukin lang natin dito. Para mag plaster na po yung crankshaft natin. Hindi na siya mahigpit. Ayan. Maluag na siya. Smooth. So, pag smooth kasi dito, malakas tumakbo. Ayan, okay na. So, guys, sa kabila naman tayo guys. So, mga guys, andito na, dito na tayo sa part ng crankcase cover. So, first step, ito. Lagay natin. Yung washer sa balancer, yung bolt niya 10 mm, then 14 yung ulo. So higpitan natin ayun yung crank shaft. Ayan, then gear. Pangalawa natin ha, ito sa selector ng kambyada. So kailangan natin to ipataas. Taas natin to, ayan. So itong pin niya, dapat dito siya nakalagay sa slot. Ayan po, kung kita niyo, ayan. Plak siya, plaster na siya. Then, itong special allen. Ayan. Special allen. Ito na naman yung gear. Gear, focus lang ko. Gear sa ano to? Sa oil pump. So kailangan ito ang unahin. Huwag yung huwag ito. Kasi di papasok pag unahin mo to. So ito unahin natin. Ayan. So napansin nyo ito. Nasa mangkwanan eh. Meron po siyang, anong tawag nito? Kunya. Ayan. No? Kung pansin nyo, na-focus mo ba? Ito. Puwa ba? Ayan. Ito, oh. Ito po yung kunya niya. Ayan, sa slot. Para hindi iikot to. So, pag napasok na to, tsaka itong gear,
Saka ito yung oil pump. So ay yung pin maliit. Saan? Wala dito. So next natin mga HP ito. Itong pin dito sa ano? Sa ano to, sa oil pump. Ayan. Lagayin natin to. Ayan. Sunod mga guys, to guys, drive here, then washer, washer nito, yan, yan, isang, yan, washer, then, dalawang washer, then ang bolt, or not. So ito, lip trade. No? Ganyan, palip ang pahigpit nito. Nilip-tip to, lip trade to ng kumpanya kasi pag lip trade to, walang tendency na luluwag siya kasi ano, para pahigpit siya. Pag mag-under siya, pahigpit yung nut natin. So, kambyada. Tira. So, lagyan natin ito mga langis. Ayan. And guys, sunod natin yung axle ng kambyada. So, itong axle ng kambyada, before natin ilagay dito, meron siyang washer. Ayan. Meron siyang washer. Ido lang washer kamay. Ano? So, tandaan niyo ito, guys. Kailangan tong spring na, return spring niya, dito siya tatama sa guide niya. Sa gitna. Sa gitna po siya. Ayan. Pag ganyan, mali yan. Or kaya ganyan, mali. Dapat ayan, sentro. So, susunod natin yung washer dito sa clutch housing. Then, sunod ito sa clutch housing natin. Ito po yung mga spacer niya. So, huwag kalimutan yan. Then, pasok natin tong clutch housing na. Stock clutch housing. Then, washer. Ito. So, before natin ito ilagay, meron siyang washer. So, lagyan natin ang coil. Natin. Saka ito, mga HP. Ayan. Then, washer uli. Washer uli. Ayan. Then, ito, hindi to left turn. Right turn to pull ko siya, right turn. Ang left turn natin, ito lang. Sa axle ng crankshaft.
Ayan. So, post mo na. Okay, mga HP, no? Nasa clutch housing pa rin tayo, no? Itong clutch housing natin, pag nagpita na itong nut, kailangan ito ay play. Kumbaga, ano to? Pre. Pag hinigpitan mo yung nut, pag inikot mo, sumama to, oh, hindi pwede yun. Kailangan ito, pre siya. Walang naka, ano dito, nakaharang. So, pre siya dapat. Ito, pag inikot mo to, sasama to, ah, mahigpit yun. Hindi yun pwede. So, kailangan pre po to. Kailangan humok ni Tuyokon. Kine. Humok Tuyokon. So, kailangan natin pukpukin para... Ayan. Oo. So, okay na. Clutch housing. Oh, clutch. Clutch. Lining tayo. Mga HP. Ayan po yung tandaan niyo itong yung parang may guhit. Guhit yung may kanal. Dapat lahat ng lining ito proportion po sa may kanal. Ayan. Yan po ang palatandaan. At marami ding nagtatanong dito sa clutch plate natin. Mapansin nyo dito medyo mahait siya. Yung mahait nasa ibabaw. Yung medyo makini siya, yung naka-slope nasa ilalim. Kasi ang purpose nito nasa ilalim para ano lang papasok agad dito. Ayan. Kasi pag yung matulis ang sa ilalim, mahirap pasukin dito. Mahirap ipasok. So, kailangan yung matulis nasa ibabaw. Then yung smooth, yung may slope, nasa ilalim. Yan po. Ayan. Oh, madali lang siya ipasok. So, kung napansin nyo yung lining natin, ayan o. Oh, yung may kanal, straight po siya. Then, ang plate, ayan. Ayan, dali lang ipasok pag ano. Ayan. Then yung ito, yung sa clutch natin, yung bearing, stick bearing, dapat yung bearing niya, yung stick bearing nasa ilalim. Hindi po baliktad. Ayan, nakatihaya. Masisira ang sa clutch pressure nyo dito, masisira pag ganito. So dapat ito nasa ilalim. Yun po ang magbibigay ng smooth dito pag umikot dito. So ganyan mga ka-HP. Ayan, kukuha nyo. Focus lang ko, Brad. Brad, kapoy mag kwan, Brad. Kapoy mag vlog, Brad. Dahil yun yung spring. Ayan. Spring natin. Kitty. Ano to? Kitty. Ayan. Pasok. Paul. Sige, ikaw. Tira mo. Hindi ako marunong. Marunong ka. Eh, tirin. Gamit na diretso. Duh, tela tuyo. Duh, tela tuyo. Plaster po. Oh, ayan. Kapaak na. Tikas, dire. Kapan tulula eh.
Nah, alas dud. Alas aista. Ito yuk lagi ni mo dala duot. Tirins. Na. Na, dala tuyo. Eh, yuk dulu lagi. Duot yun. Na. Oh. Sus! So, pag ipasok natin yung bolt sa spring, lalo na naka-spring, dapat i-diin mo yung utsuti, then saka ikot para pumasok. Kasi mataas kasi yung spring ng mga racing spring. Ayan. So, dapat i-diin mo siya, saka ikutin yung bolt. Ayan. HP, okay na tong ano natin. Lahat dito sa crank case. Wala nang kulang. So, kailangan dito. Dito banda ang yung may mga guhit-guhit. Ito. Wag ganyan. Dapat pa ganyan. Kasi, hindi siya papasok dito pag yung mga guhit niya hindi siya align dito. Yan, guys. Then ito din before natin i-close, dapat i-check niyo yung mga oil seal niyo, baka may sira na kasi itong oil seal na to dito to. Ito. Ito po ang magpa-provide ng oil doon sa connecting rod natin. So, dito papasok yung oil. Ito. So, pag sira ito, may butas, ang connecting rod natin, delicates. Delikado. So, kailangan ma-check mo to. So, before natin ilagay ito, lagyan natin ng gasket. Gasket po gamit natin, Apple. So, kailangan, andito yung dalawang dowel. Dowel pin, ito, dowel pin, dalawa. Front at saka rear. Then, ito, gasket. Katapos na ang gasket, ito, align natin dun sa axle. Pasok natin to. So, ang business natin sa pagpasok ito, dito sa crank. Ito, butas na to. Ito yung unahin natin. Ayan. Ayan. So, kailangan, ito, ilak mo ganun ganyan para pagpasok tamang-tama lang yung clutch. Ayan, yung clutch. Vlog po today? Hello mga ka-HP, ito po yung
crankcase natin na kompleto na. Meron na siyang cover. So, sa flywheel na naman tayo. So, buddy! Flywheel, buddy! What? Ito yung, buddy. Bumang, sabag ko. Teko. Maoy. Turing sa pintero. Dili, 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 ano? Dili, ano? Relax ba? Relax, bulbul ba? Yes, sir, pala. Oh. Oh. Sikit yung kumot na ipit. So, ayan, mga HP. Ilagay natin yung spacer ng kwan? Spacer ng engine. Ayan. Lagay natin. Lagyan natin ng langis. 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 Para di masira yung o-ring sa loob. Ano, ano, no? Hindi, yung may kanal na sa loob. Hey, ganito yan. HP. Mayroong kanal, oh. Ayan. Nung napansin nyo, oh. Nasa loob yan. Ayan. Hindi pwede sa labas yan. Kasi daanan ng oil yun. Huwag ka sa labas. So, yan. Napasok na natin. So, dito na naman tayo. First step po natin is timing chain, guide. Then, watch nyo. Tanggalin muna natin yung nut ng axle. Kasi nalagyan natin kanina kasi pinukpok natin. So, tanggalin natin. Alright! Mga KSP, tapos na. So, guide. Lagyan natin yung guide. So, tandaan natin mga guys, yung bolt ng guide natin mayroong washer. So, ayan, pakita natin mga HP. Ito. Ayan, yung washer. So, dito banda sa crankshell, dapat may washer siya. Baliktad! Gunggung! Baliktad, imong... Ay, mali. Ay, mali. Washer. So, ang washer sa loob. Ayan. Ay, mali. Ang sagay, ito yung ninil dyan sa finishing line? Ano ito? Ang sagay, ito yung tunggi vlog bang sa finishing line? Walang kain-kain? Ano ito? Si... Sinil dyan? Ano ito yung... Yung gingon? Kain kayo tayo. Hindi, napat to siya before sa walang kain. Napat to siya yung istorya. Ayan, maigpit na. So, mamaya na. Ayan. Ipalingkod sa aning makina. Nanyara na tayo, Minchin. Nanyara. Panala ko itaon. Sit down. Guys, since yung forkit niya, 68, then bago, Mutaro po ang brand, Steelbore. So, kailangan natin i-check muna yung top ng piston. So, ilagay natin yung piston kahit walang lock, kahit walang ring. So, palagay natin sa body natin yung piston para ma-check lang natin yung top ng piston. Tagal. Ayan. Tabungan mo kamot mong vlog. Ano mo vlog? Pakita. Yun. Yan. Pasok na. Piston. Oh, then bore. Pasok natin yung bore. Oh, wag mo i-one yung bore. Wag mo baliktarin rin yung piston. Bore. Oh my God. Ayan. Ngayon ko. Ayan. So, tuyukin mo yung flywheel. Ayan. Paikot natin. Aliya. Oh, layo. Tuyukin niya. Abante mo ng gamay. So, ito po yung... Sige, pugniling bor. So, mga KHP. Ito po yung... Top, no? Top ng motor natin. So, ang layo.
So kailangan natin ng repesto. Huh? Layo ang top. So kailangan natin mag-repes. Nasa 2mm ata yung diferensya. So ayan mga guys, bukas papatuloy natin to bukas, kasi pamachine pa natin to. Pamachine natin yung bore repes at saka yung bore at saka yung piston natin, i-repes natin kasama yung ball pocket, mga KHP. So ayan. So kailangan natin to pa machine pa. See you tomorrow mga KHP. Bye bye. Hello. So mga guys, after 10 years after 10 years natapos din yung isto natin, ball pocket. Ayan. Saka yung bore natin naka-repes na. Naka-repes po siya ng 1.5 pati dito sa sleeve. Ayan mga guys. So kabit natin ang piston ring. Ito, kabit natin yung piston ring. Lagyan natin yung cylinder head natin. Ano yun? So, lagyan natin yung hitutang. Mo, naligid na? Ang busunod? So, ayan. Opsa. So, ayan. Software.
mga kitspi. Para to ko no. Para to. Para to flywheel. Powered by YouTube. Sabi nyo pa? Oops, atlay. Okay, HP, pumasok na yung time engine natin. Ito, huwag kalimutan. Before ilagay ang flywheel, kailangan ito, kunya. So, para iwas tayo mahulog yung kunya, baka pumasok sa loob, lagyan natin ng basahan. So ayan, pasok natin ito. May slot siya dito para sa kunya natin. Situate yung kunya natin, mahigpit, then laging bago kasi mura lang naman to, 30 pesos. So ayan, pumasok na. So saka natin ilagay ito. I will. Pasok na. So ito uli. Saan yun na? Pusing. Pusing. So ito po yung kuan ko grabe, focus po. So ito po yung indication po natin kung nakatap yung connecting rod natin sa kasi yung piston. Ayan. Dito sa may clamshell may utin-utin diha. Ito tulong ni mo diha sa tap. Ayan, tap yan. Op. Okay, next na po natin itong chain guide. Ayan, chain guide. Katapos ng chain guide, lagay natin yung cam. So, before natin lagyan ng cam, lagyan natin muna ng langis. Ayan. Ayan. So, before natin ilagay yung cams, dapat itong flywheel natin, focus, dapat ito nakatap. Ayan, nakatap siya. So, saka natin ilagay. So, diri rapid brad para makita nyo sa viewer. Ay, tagay yung intake po. Wala, exhaust. Ay, mali. So, ito, turuan ko kayo kung paano ikabit ang cams. Focus din sa cams, kaming gear. So guys, ang tap natin ito sa flywheel, then dito may guhit sa cams. Kung mapansin nyo, focus,
Kung mapansin nyo yung may guhit dyan, dapat nakahalang yan level dito sa head natin, cylinder head. So yan po yung top. Ayan. Then number 2 dito top, naka 90 degree top kailangan. So yan po ang top ng exhaust natin. So dito sa flywheel ay focus, dapat hindi to siya gumalaw. Huwag nyo dapat igalaw yan. Then dito itugma niya siya dito yung top number 2. So pasok natin itong kay main chain, dapat hindi mo luwagan para hindi siya kumalas sa gear. Dapat yan. Kulang pa isa. Ayan. Kulang pa rin. Isa. Ayan. So, ayan po yung top natin. So, ang flywheel natin, top natin. So, ito po yung top ng motor natin. So, baka sobra. Sobra siya ng isa. Ah, kakas na dibalik. Ayan. Ah, hindi pa rin. Oh. Top niya. So, kailangan 15. Bilangin natin dito ha, yung may arrow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 to siya. So, dapat 16 to. Ayan. Ayan po. Ayan po yung top natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayan. Ayan po yung top. So, medyo hindi siya nagtugma. Kailangan natin magpalit ng timing chain. Siguro, itong timing chain niya maluag na. So, kailangan siya ng bago para talagang mag-level siya dito. So, at this moment, ito lang muna gamitin natin kasi wala yung may-ari. Sabihin na lang natin na itong motor niya kailangan palitan ng timing chain. Kasi hindi na niya binigay yung anong tamang tap. Ayan. So, oops. Oh, pare. Focus lang, focus. Ayun, ilayo. Focus. Dual one, Andre. Yung gali ah? Thank you.
kuya Nicole? Mm-hmm. Ano to? Hmm. Kaya nang magulang na isa. Sipag ko pa na. Hindi ako pasita pa ka. Ha? Pasita pa ka. Ang sikapukin mong anak. Eko. Guto yung 1 volt ko. Tika-atik mo. Ayos. Oh,